やっほー皆さん、ケビンと申します。よろしくお願いします。So in this video, we discuss Kupo Yung, Grammar na Minna no Nihongo, Lesson 1. Just in case hindi nyo pa po napapanood yung Lesson 1 ng Vocabulary, unahin nyo muna po yun bago nyo po panoorin tong video na ito. それでは皆さん、始めていきましょう。So ayan, pakita ko muna po sa inyo kung ano po yung pag-aaralan natin sa video na ito. So sa una, gagawa lang tayo ng sobrang simpleng sentence yung I am blah blah blah. I am a doctor, he is a student, and so on. Sa pangalawa naman po, madali lang. Gagawin lang natin negative. Kumbaga, I am not a doctor, I am not a student, she is not a student, and so on. Sa pangatlo naman, gagawa naman tayo ng tanong. Question naman yung gagawin natin. This time, madali lang, may idadagdag lang po tayo dito. And then sa pang-apat, ito yung medyo complicado or complicated. So dito gagawa tayo ng sentence na, for example, ako ay empleyado sa blah blah blah. Ako ay teacher ng blah blah university and so on. Sa pang-lima naman, madali lang to. Gagawa tayo ng sentence, for example, ako ay estudyante din, he is also a doctor and so on. Sa pang-anim naman po, age naman po yung pag-uusapan natin dito. So, bago i-discuss yung age, so tuturuan ko muna po kayo kung paano magbilang. And sa 7, self-introduction naman. And yung last, yung notes. So, dito sa notes, may gusto lang po ako i-discuss na kailangan nyo pong ingatan. Sore dewa minasan, Lesson 1. Lesson 1. N1 wa, N2 desu. For example, Jim yung pangalan ko. Gusto ko gumawa ng sentence na ako si Jim. I am Jim. Watashi wa Jimmy desu. Watashi wa Jimmy desu. Kung napanood nyo na yung video ng Vocabulary Lesson 1, ang watashi ay I in English or ako sa Tagalog. Watashi wa Jimmy desu. What if yung pangalan ko naman is Kim naman? Gusto ko gumawa ng Japanese sentence na ako si Kim. I am Kim. Watashi wa Kimi desu. Watashi wa Kimu desu. Ayan, watashi wa Kimu desu. Well, sana familiar na po kayo sa hiragana and katakana. Next one, syempre, pwede rin maging Santos yung pangalan ko. Watashi wa Santos desu. Watashi wa Santos desu. Ayan, so i-discuss ko lang yung definition ng N1 wa N2 desu. So, ang N1 or yung N dito, ibig sabihin ng neto is noun in English. Kumbaga yung noun, ito po yung mga pangalan ng tao, pangalan ng lugar or lugar, hayop, bagay, or even an abstract idea. Okay, so ito yung main topic natin dito. So, dito, kung mapapansin nyo, may isang character tayo na ha. Kung familiar na kayo sa hiragana, ang alam nyo, HA or ha yung pronunciation nito. Pero this time, itong yung ha na character, kapag naging particle na siya, ayan, particle sa ibang book, postposition naman yung tawag dyan, wa naman po yung pronunciation niya. Kapag yung ha, kapag naging particle siya, wa na po yung pronunciation niya. By the way, ang wa particle ay tinatawag na topic marking particle. Pakitake note, kumbaga, pinapakita niya or ini-indicate niya na itong N1 na to or itong noun 1 na to ay yun yung topic na pinag-uusapan ko. Naalala niyo kanina? Watashi wa Jimmy desu. Watashi wa Jimmy desu. Yung topic na pinag-uusapan natin dito ay yung watashi. Kumbaga yung ako. 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 Watashi wa. Ako yung topic. Malinaw po ba tayo? Next one. So, ano naman yung N2 desu or yung desu? Pakitake note, ang desu is a Japanese copula. Pakitake note, ang pronunciation niya hindi po desu, hindi desu. Desu po ang pronunciation. Silent u po. Dito, may nakasulat na politeness. Kumbaga sa Tagalog, nagpa-function siya as po. Po, P-O. Ako si Jim. Ako po si Jim. Malinaw po ba tayo? So, technically, yung N2 des dito, or dito yung N2 na to, ito yung predicate natin. Yung N2 des po yung predicate natin. Kumbaga, nandito yung information na tungkol dun sa topic na pinag-uusapan natin, which is yung
and one. For example, kanina, watashi wa Jimmy desu. Yung topic na pinag-uusapan natin is yung watashi or yung ako. And then, etong Jimmy desu. Ito naman yung information na tungkol sa watashi, na tungkol sa akin. Watashi wa ako si Jim. Malinaw po tayo? Yan. Jimmy desu. Ito po yung predicate natin, yung Jimmy desu. Siyempre, hindi lang watashi yung pwede natin maging topic, pero siyempre yung ibang tao, bagay, and so on. So, in other book, ang definition ng N1 wa N2 desu is A is B or A is equal to B. Sobrang dali lang, no? For example, may sentence ako na gustong buuin in Japanese na I am a doctor. Sobrang dali lang. Ang I sa Japanese is watashi. Tama? Watashi. So, ang pinag-uusapan natin dito is tungkol na naman sa akin, yung watashi. So, kaya lalagyan ko to ng wa particle. Watashi wa. So, next time, ano naman meron sa akin? Watashi wa. Eh, di ba yung doctor naman? So, ang doctor in Japanese is isha. Watashi wa isha. And then, lagyan lang natin ng desu sa dulo. Buo na yung sentence natin. Watashi wa isha desu. Watashi wa isha desu. Ako ay doctor or I am a doctor. Next sentence. What if he is an engineer? He is an engineer. So, ang he sa Japanese is kare. Kare. Tama? So, he or siya naman yung topic natin. Kaya lagyan natin ng wa particle. Kare wa. So, ano meron sa kanya? Engineer siya, tama? So, lagyan lang natin ng engineer. Ang engineer sa Japanese is engineer. Engineer. Kare wa engineer desu. Ayan. Kare wa engineer desu. Siya ay engineer po. Ayajabu? Yosh. Reibun. Ang reibun is example. Tignan pa natin. For example, dito may lalaki. Ayan. So, bibigyan ko po kayo ng hint. Ang he in Japanese is kare. Tama? Ang student in Japanese is gakuse. Tama? Gakuse. So, dito, gusto kong gumawa ng sentence na he is a student. Kumbaga, siya ay estudyante. So, madali lang. Ang topic natin is he or siya. So, magiging ang sentence natin, kare wa, ano meron? Estudyante siya. So, gakusei desu. Kare wa gakusei desu. Malinaw po ba? Next, paano kapag ganito naman? Dan. Ang pangalan niya is Dan. And then, guru siya or teacher. So, gusto ko gumawa ng sentence na Dan is a teacher or guru si Dan. So, bibigyan ko lang kayo ng hint. So, dito, gamitin natin yung Dan-sang. Kung medyo hindi kayo familiar, anong ibig sabihin ng sang, panoorin nyo na lang po yung vocabulary lesson 1. So, ang teacher is sensei. Sensei. Ayan. Dan is a teacher. So, ang topic natin or yung gusto natin i-describe si Dan. So, magiging Dan-sang wa. Ano meron sa kanya? Teacher siya. Sensei desu. Dan-sang wa sensei desu. Malinaw po ba tayo? Okay, so what if ganito naman? Gusto kong gumawa ng sentence na si Mark ay Filipino. Mark is a Filipino. Nationality naman, naalala niyo pa kaya? So si Mark, gamitin natin, Mark-san. Ayan, Mark-san. Ang nationality na Pinoy, Filipino is Philippine-jin. Philippine-jin. So, i-describe lang natin na Filipino si Mark. So, ang topic natin is si Mark. So, gagawin natin, Mark-sang wa, then bigyan nyo lang ng information na Filipino siya, Philippine-jin desu. Mark-sang wa Philippine-jin desu. Malinaw po ba tayo? Okay, so let's have a practice. Renshu. By the way, ang renshu ay practice in English. So, this time, kayo naman po gagawa ng sentence. Anyway, bibigyan ko muna po kayo ng example. So, for example, dito, ang pangalan niya is Tom. Ayan, Tom. American siya,
estudiante de. So, unang sentence na gagawin nyo, Tom sang Amerika Jin. Ito na yung hint. Kumbaga, madali lang. Gagawa lang kayo ng sentence na si Tom ay Amerikano or American. Tom sang wa Amerika Jin desu. Tom sang wa Amerika Jin desu. Next sentence, bibigyan ko kayo ng hint. Kare and gakuse. This time, gagawa kayo ng sentence na he is a student. He is a student. Kumbaga, estudyante siya naman. Madali lang. Kare wa gakuse desu. Kare wa gakuse desu. Mahila po ba tayo? Sobrang dali lang po, no? Wa particle and desu lang. Papalit-palitan lang natin actually yung noun natin dito. Okay. So, number one. Kayo naman this time. Dalawa yung bubuhayin nyo na sentence. Bibigyan ko po kayo ng 5 seconds. So, umpisa. John-sang, ayan yung pangalan niya. Igiri si Jin naman yung British. Gagawa kayo ng sentence na British si John-sang. John is a British. Go! Ayan. So, John-sang wa Igirisu jin desu. John-san wa Igirisu jin desu. Next sentence, he is a doctor. Doctor siya naman. Go! Ang sagot ay, kare wa isha desu. Kare wa isha desu. Nakakasunod po ba? Yosh! Number 2. 2. Ang pangalan niya, Wan-san. Unang sentence, Wan is Chinese. Go! Wan-san wa 中国人 desu. Wan-san wa 中国人 desu. Next naman, she is a bank employee. Bank employee naman siya. Go! Kanojo wa ginkouin desu. Kanojo wa ginkouin desu. By the way, kanojo sa English, ito po yung she. Yosh, 3番, number 3. Kim. Kim-san, Kankokujin. Go! Kim-san wa Kankokujin desu. Kim-san wa Kankokujin desu. Koreano si Kim or si Mr. Kim. Next naman, company employee naman siya. Go! Kare wa kaishain desu. Kare wa kaishain desu. Ayan. So dito nagtatapos yung N1 wa N2 desu. Next lesson naman, N1 wa N2 dewa arimasen or ja arimasen. Negative sentence naman yung gagawin po natin. Kung medyo nalito kayo dun sa N1 wa N2 desu, balikan nyo na lang po or try nyo pong gumawa ng sarili nyong sentence nyo. Anyway, let's proceed. For example dito, sabi niya, Watashi wa Philippine jin desu. Watashi wa Philippine jin desu. Ako ay Filipino daw, sabi niya. And then dito, ayan, may lalaki. Ayan yung pangalan niya, pati nationality niya. Then sabi ni Philippine jin or ng Pinoy, Tom-san wa Philippine jin desu. Tom-san wa Philippine jin desu. Si Tom daw ay Filipino daw. Pero sabi ko kanina, ang nationality ni Tom is US or American. So mali yung binuo niya. Tom-san wa Philippine jin desu. Hindi siya Philippine jin desu. So dapat ganito na yung sentence natin. Tom-san wa Philippine jin dewa arimasen. Tom-san wa Philippine jin dewa arimasen na siya this time. Dewa, hindi deha. Okay, so ayan, madali lang yung sentence pattern this time. Ja arimasen or dewa arimasen is the negative form of desu. Kumbaga yung desu, papalitan mo lang ng dewa arimasen or ja arimasen para maging negative.
マニラポーバタイヨ、ソンピナカイバニラ、アンデワアリマセン。ito yung ginagamit sa mga formal speech or writing. ang ja ありませんなまん、madalas siya ginagamit sa daily conversation. So it's really up to you. Paki take note, ではありません ang pronunciation. Hindi deha ありません。Anyway, balik tayo dito. So dito may sentence ako na, 私は日本人です。日本人です。私は日本人です。I am a Japanese. Hapon ako. So this time, gagawin natin, I am not a Japanese. Hindi ako Hapon. 私は日本人ではありません。私は日本人ではありません。マニラポ。じゃあ、let's have 例文 or example. For example, ayan. Ayan si Tom. Ayan yung pangalan niya, given na. Ang British ay Igirisu Jin. Tama? Igirisu Jin. So, gusto kong gumawa ng sentence na si Tom ay... Gusto kong gumawa ng sentence na si Tom ay hindi British. Hindi siya British, si Tom. So, magiging Tom-san wa Igirisu Jin dewa arimasen. Tom-san wa Igirisu Jin dewa arimasen. Next example, si Tanaka-san, hindi siya Koreano. Hindi siya Korean. Ang Korean ay 韓国人. So, ang sentence natin, Tanaka-san wa 韓国人じゃありません. Tanaka-san wa 韓国人じゃありません. じゃありません or ではありません. It's up to you. よし! 練習 practice. Ayan, gagawa ulit kayo ng sentence.For example, ayan, yung X dito, ito yung negative na sentence na gagawin nyo. For example, Kim-san, pangalan niya, Kim-san gamitin natin, 中国人. Ayan, gagawa tayo ng sentence na si Kim ay hindi Chinese. So, ang sentence natin, Kim-san wa 中国人ではありません. Kim-san wa 中国人ではありません. Or, 中国人じゃありません。So, yung second sentence naman, yung bilog dito, ayan, 彼、韓国人。Kumbaga, gagawa tayo na, he is Korean. Koreano siya. Magiging, 彼は韓国人です。彼は韓国人です。madali lang po yung gagawin nyo na sentence. Tama po ba? Yosh, number one. Kayo naman, this time.So, ang pangalan na i-describe nyo, si John. Siya yung topic natin. Si John Sam. So, Doitsujin. Ayan na. Go! John Sam wa Doitsujin dewa arimasen. Or, John Sam wa Doitsujin ja arimasen. Yung next sentence na gagawin nyo, madali lang. British naman siya this time.Go! Kare wa Igirisu jin desu. Kung medyo na-master nyo na yung N1 wa N2 desu, madali lang dito yung second problem. Next, number 2. This time, si Ari-san naman yung topic nyo. Go!アリさんは学生ではありません。アリさんは学生ではありません。or じゃありません。Hindi estudyante si Ari さん。Next sentence, madali lang. Bank employee naman siya this time. Go! Kare wa 銀行員です。3番 number 3. So, si Jessica naman yung topic natin. So, gamitin natin yung Jessica-san. Jessica-san. Go! Jessica-san は会社員ではありません or 会社員じゃありません。Hindi company employee si Jessica. Yung second sentence,Ayan. By the way, ang shufu, housewife naman po yung ibig sabihin niya. So,
Go! カノジョは主婦です。マダリランポーノ。よし。最後。Last. One na manyong topic natin. Si Juan さん。Go! Juan さんは主婦ではありません。Or Juan さんは主婦では、主婦じゃありません。Hindi housewife si Juan。Next sentence. Bank employee naman siya. Go! カノジョは銀行員です。はい、so dun po nagtatapos yung negative na N1 は N2 じゃありません or ではありません。Sobrang dali lang po, no? So this time, gagawa naman tayo ng question. N1 は N2 ですかnaman? May idadaglagdag lang po tayo sa dulo. For example, gusto kong tanongin,キムさんは日本人ですか?キムさんは日本人ですか?あいやー、ティナノンコシャナ。コンハポンバシ、キムさん、おいしいキム。サビニャ?いいえ、日本人ではありません。いいえ、日本人ではありません。いいえ、ヒンデ。ノー、日本人ではありません。ヒンディアコ、ハポン。で、nagtanong ulit ako, キムさんは韓国人ですか?キムさんは韓国人ですか?コリアンポーバーかよ?キムさん?サビニャナマン、はい、韓国人です。はい、韓国人です。はい、yes, oo, コリアのアコ、韓国人です。Ayan. So, dito papasok yung N1 は N2 this. And may dinagdag lang tayo na ka. Isang letter lang. Ka. For example, from previous lesson, he is Tom. 彼は Tom です. Tama? Kapag magtatanong lang tayo, may idadagdag lang tayo na isang letter which is ka. 彼は Tom ですか? 彼は Tom ですか? Pakitake note yung intonation niya.Pataas po. Desu ka? Okay. So, si ka, isa rin siyang particle. Pakitake note, kapag magtatanong tayo, dagdag nyo lang sa dulo ng ka particle. Kare wa Tom san desu ka? Yosh! Ayan. Kapag magtatanong tayo na American ba siya? Kare wa Amerika jin desu ka? Kare wa Amerika jin desu ka? Paano natin sasagutin yung tanong?So, dito, ito yung kailangan nyong tandaan. Ang yes or oo, hi. Hi. Pakitake note yung definition. You are right or nag-a-agree ka. Ang no naman, iye. Iye. Hindi iie ang basa dito, ha? Iye. Ayan. You're wrong or nag-disagree naman ako sa tanong mo. For example, kare wa Amerika jin desu ka? Sasagutin ko na, hi, Amerika jin desu.はい、アメリカ人です。kapag positive or totoo. kapag negative, いいえ、アメリカ人ではありません or アメリカ人じゃありません。よし。練習1。practice 1。So, dito, gagawa kayo ng tanong and then sasagutin niyo natin. For example, ayan, may hint na ako na ibibigay. So, siya si Tom Sang.Pati estudyante siya. So, tatanungin ko. Ano sa tingin niyo tanong ko? Kung estudyante ba si Tom? Tom さんは学生ですか? Tom さんは学生ですか? Sagot niya, positive. Yes. はい、学生です。はい、学生です。Madali lang, no? Pero, paano kapag negative naman? Pakitake note, kapag negative, may X tayo dito. Natanong ko ulit. Tom さんはフィリピン人ですか? トムさんはフィリピン人ですか? Pakitake note yung intonation na ですか? Negative yung sagot. So, gagamitin natin. いいえ、フィリピン人ではありません。いいえ、フィリピン人ではありません。or フィリピン人じゃありません。Malinaw po ba tayo?
よし、number one. Take note. Pakitake note. Negative yung sagot, ha? So, ito yung hint. Ayan yung itatanong nyo. Tanaka さん、韓国人。Go! Tanaka さんは韓国人ですか？田中さんは韓国人ですか？ Korean ka po ba, Mr. Tanaka? Ayan yung translation niya. Negative yung sagot. So, ang sagot dapat is... Iye, 韓国人ではありません。Iye, 韓国人ではありません。Or, じゃありません。いいですね。Number 2. Negative ulit. So, ang hint, Tom さん、医者。Tatanong niya kung doktor ba si Mr. Tom. Tom さんは医者ですか？ Tom さんは医者ですか？ Doktor po ba kayo, Mr. Tom? Negative? いいえ、医者ではありません。いいえ、医者ではありません。Or 医者じゃありません。よしよし。Paano kapag positive naman? Ayan, Santos sang Philippine Gym. Go! Santos さんは Philippine Gym ですか? Santos さんは Philippine Gym ですか? Filipino po ba kayo, Mr. Santos? Ang sagot, positive. はい、Philippine Gym です。はい、Philippine Gym です。OK. よし。Practice number 2. 練習2。So, dito. Ayan. So, anong ginagawa ni Kuya dito, Mike? Tinutukoy siya na tao. That person. Si Tom. Kung naalala nyo pa, ang that person or yung tao na yon sa Japanese is ano hito or ano kata. Tama ba? Based dun sa vocabulary lesson 1.Para lang sila ng meaning, pero ang ano kata is mas polite compared sa ano hito. Kumbaga, mas magalang. Paano kapag magtatanong ako na, si Tom ba yung tao na yun? Magiging ganito naman yung sentence natin. Ano hito wa Tom さんですか? Ano hito wa Tom さんですか? Or, kung gusto kong mas maging polite or magalang, ano kata wa Tom さんですか?あの方はトムさんですか?malinaw po ba tayo sa paggamit ng ano hito pati ano kata? よし! What if? Ganito naman. Gagamit tayo na who, sino, dare or donata. Pareho lang na meaning ang dare pati donata pero mas polite ang donata. Gusto ko gumawa ng sentence or magtanong na sino po yung tao na yun?あの人は誰ですか?あの人は誰ですか?kung gusto kong mas maging magalang or polite, あの方はどなたですか?あの方はどなたですか?malinaw po ba tayo? Pakitake note, どなたはあの方ですか?kapag pinagbaliktad nyo na yan, mali na yan na, pakitake note po. Yan. What if...Ganito dapat. Tingnan niyo yung conversation dito, ha? Ano hito, Tom さん. Ngayon yung hint. Ano hito wa Tom さんですか? Ano hito wa Tom さんですか? Si Tom po ba yung tao na yun? Sasagutin niya. Hai, Tom さんです. Hai, Tom さんです. Oo, si Tom yun. Eh, paano kapag ganito naman? Ano hito, dare?Ayan, ayan yung hint. Gagawa kayo ng sentence na sino po yung tao na yun? Sino po yung tao na yun? So, go! Ano hito wa dare desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Sino po yung tao na yun? Ang sagot natin, si Liza. So, ang sagot niya, Liza desu. Liza desu.Ayan. Simple lang, no? Liza. Next problem. Ayan. Dare yung gagamitin nyo. Sino po siya? Ayan yung tanong. And then, sagot is,
Ayan, Johnny Depp. Sobrang dali lang. Go! Dare desu ka? Makaiba sa inyo ginawa, anong hito wa dare desu ka? Sino po yung tao na yon? Kapag gusto nyo sabihin na, sino? Dare desu ka? Pwede na yon. Dare desu ka? Sagot niya, Johnny Depp desu. Ang weird kapag Japanese pronunciation. Anyway, next. Ganun pa rin. Donata naman yung gamitin natin as a respect. Sino nga naman to? Si Duterte-san. Duterte-san. Go! Donata desu ka? Sino po kayo? Or kung gusto nyo, ano kata wa donata desu ka? Sino po yung tao na yon? Sagot lang, Duterte-san desu. Duterte-san desu. So it's up to you kung gusto nyo sabihin na ano kata wa donata desu ka? Anong hito wa dare desu ka? Or kung gusto nyo, dare desu ka lang? Or donata desu ka? Next question. This time, dare naman yung gamitin natin? Ang sagot is si Tom Cruise. 3 seconds lang. Go! Dare desu ka? Tom Cruise desu. Ayan. So, dun nagtatapos yung lesson 3. So, this time, medyo complicated naman. May panibagong particle naman tayo na no. And then, isasama na din na natin yung blah blah wa blah blah desu. For example, ayan, my teacher dito. Sensei or kyoshi. Sabi niya, Watashi wa kyoshi desu. By the way, ang kyoshi is teacher or guro sa Tagalog. Kung hindi niyo alam kung ano yung difference ng sensei pati kyoshi, balikan niyo na lang po yung lesson 1 ng vocabulary. So sabi niya, teacher ako. Pero ang tanong ko, teacher siya, pero hindi ko alam kung saan teacher siya or kung saan siya nagtuturo. UP, Ateneo, Lasal, and so on. Sabihin na natin na teacher ako sa Ateneo. This time, ang sentence natin magiging ganito na. Watashi wa Ateneo no kyoshi desu. Ako ay guro sa Ateneo. Ang Ateneo dito is naka-alphabet. So, gawin na natin katakana. Watashi wa Ateneo daigaku no kyoshi desu. Ateneo Daigaku, Ateneo University. Ayan. Guro ako na Ateneo. So, dito papasok yung sentence na N1 no, N2 desu. May no particle tayo this time. Basically, N1 modifies N2. Kumbaga si N1 nagbibigay ng additional information sa N2. So, ito, may tinatawag tayo na no particle. So, ang no particle, ang image niya is to connect two nouns. Kinoconnect lang natin tong dalawang noun na to gamit tong no particle. Ito yung mahalaga dito. Pang-take note, in this lesson, sa lesson na po lang to, ang N1 pinapakita or ini-indicate niya yung organization or some kind of group, organization, kung saan belong si N2. Ulitin ko, N1, ito yung organization, group, and so on. Kung saan belong si N2. Kanina, ito yung sentence natin. Watashi wa Ateneo Daigaku no kyoshi desu. Ayan. Saan ba siyang teacher or guro, yung kyoshi? Diba dito sa Ateneo Daigaku? Tama? Belong siya dito sa Ateneo University. Teacher siya sa Ateneo Daigaku or Ateneo University. Malinaw po ba tayo? Paano kapag guro ako sa UP? Simple lang. Ganito lang. Watashi wa Philippine Daigaku no kyoshi desu. Malinaw? Kyoshi? Teacher? Saan siya belong na kyoshi? Saan siya belong na teacher? Sa Philippine Daigaku. Hai, Reibun. Example.
For example, dito I am si Tom and then my Osaka University. Gusto ko gumawa ng sentence na si Tom ay estudyante sa Osaka University or Osaka Daigaku. Ulitin ko, gusto ko gumawa ng sentence na estudyante siya ng Osaka or ng Osaka University. Madali lang. Osaka Daigaku no gakusei desu. Osaka Daigaku no gakusei desu. And one, kung saan estudyante si Tom. And two, gakusei estudyante. Osaka Daigaku no gakusei estudyante ng Osaka University. Kulang, no? Gusto ko yung sentence na si Tom, yung dinidescribe natin. So, magiging Tom-san wa. Ayan, siya yung topic natin. Kaya kailangan natin siyang i-mention. Tom-san wa. Ano meron sa kanya? Osaka Daigaku no gakusei desu. Ayan na yung complete sentence natin. So, what if, ayan, si John-san, doktor siya ng Sakura Hospital or Sakura Byouin. Ayan. John-san wa Sakura Byouin no isha desu. John-san wa Sakura Byouin no isha desu. Isha, doktor. So, san siya belong? Sa Sakura Byouin. Tama, Sakura Byouin no isha desu. Sino? Si John-san. John-san wa Sakura Byouin no isha desu. Note! Pakitake note po. So, dito, may word tayo na kaisha-in, pati-sha-in. By the way, ang kaisha-in is company employee. Yung sha-in naman is employee in English. For example, gusto mong gumawa ng sentence na I am a company employee. Madali lang to, no? Gamit lang tayo ng wa particle. Watashi wa kaisha-in desu. Watashi wa kaisha-in desu. What if ganito naman? Empleyado ko ng Panasonic. Ayan, empleyado ko ng Panasonic naman this time. Watashi wa Panasonic no kaisha-in desu. Watashi wa Panasonic no kaisha-in desu. Company or employee ako ng Panasonic. Kaya no particle yung ginamit natin. Pero kung sakaling ito yung ginawa niyo po ng sentence, unfortunately, mali po kayo. Hindi po dapat kaisha-in ang ginagamit. Ang ginagamit dapat dito ay shine naman. Watashi wa Panasonic no shine desu. Watashi wa Panasonic no shine desu. Ang kaisha-in kasi isa lang siyang occupation. Ulitin ko, Panasonic no shine desu. Kung gusto niyo sabihin na empleyado kayo ng Microsoft, Microsoft no shine desu. Kung empleyado kayo ng Apple, Apple no shine desu. Ingat po kayo dito. So, let's have benshu or practice. Grabe, ang haba. Ayan. So, dito, madali lang yung gagawin nyo na sentence. Si Mr. Tanaka ay estudyante ng Tokyo University. 5 seconds, go! Tanaka-san wa 東京大学の学生です。田中さんは東京大学の学生です。So, Mr. Tanaka I studied in Tokyo University. 2番 Number 2. Ayan, si Ari さん。Ayan na, employee siya ng Nihon Bank. Go! Ari さんは日本銀行の社員です。アリさんは日本銀行の社員です。日本銀行、日本バンク。3番、ナンバー3。Si Mark naman、ano siya、ドクター siya ng Manila Hospital、Manila 病院。Go! マークさんは Manila 病院の医者です。マークさんはマニラ病院の医者です。dali lang po no? 4番 So this time, Paul. Paul さん。ano siya? Empleyado siya ng Apple. Apple. Go! Paul さんは Apple の社員です。Paul さんは Apple の社員です。hindi po 会社員ang gagamitin nyo po dito.
Ayan. So, doon natatapos yung bla bla N1 no N2 test. So, this time, N1 mo, N2 test. May panibago tayong particle, which is mo. Madali lang dito. Sobrang dali lang. For example, si Tanaka ay Hapon. Ayan. Gusto ko lang i-describe na Mr. Tanaka is a Japanese. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Tama po ba? What if si Suzuki-san, Hapon din siya, Japanese din siya. So this time, ang sentence ko, Suzuki-san mo Nihonjin desu. Suzuki-san mo Nihonjin desu. Ano nagbago? Nagbago na yung wa particle natin. This time, naging mo particle naman siya. So, ayan, si Kim-san, company employee daw siya. Madali lang. Kim-san wa kaisha-in desu. Kim-san wa kaisha-in desu. Pero, si Paul, company employee din siya. Paul is also a company employee. Madali lang. Paul-san mo kaisha-in desu. Paul-san mo kaisha-in desu. Malina po ba tayo? Pinalitan lang natin yung wa particle ng mo particle. So, ayan yung N1 mo, N2 test. Kumbaga yung mo particle dito, ito yung tinatawag natin na to or as well in English or blah blah din in Tagalog. Paki-take note lang. For example, ayan, sabi ni Kim-san, watashi wa kaisha-in desu. Watashi wa kaisha-in desu. Reply ni Paul-san, watashi mo kaisha-in desu. Watashi mo kaisha-in desu. Yosh! Let's have renshu or practice. So, dalawang sentence lang yung gagawin nyo dito. Yung umpisa, i-describe nyo muna. Si Rose ay Fransijin. Rose-san wa Fransijin desu. Rose-san wa Fransijin desu. Sa pangalawa, si Paul din. French din. Paul-san mo Fransijin desu. Paul-san mo Fransijin desu. Sandali lang, no? 2番, number 2. Si Ari-san daw ay bank employee. Describe nyo muna. Go! Ari-san wa ginkouin desu. Ari-san wa ginkouin desu. Next, si Wang-san naman. Si Wang-san din ay bank employee. Go! Wan-san mo ginkouin desu. Wan-san mo ginkouin desu. 3番, ayan. Si Han-san or si Han daw ay housewife. Ano ulit yung housewife? Shufu, tama? Shufu, describe nyo muna. Go! Han-san wa shufu desu. Han-san wa shufu desu. Siyempre, si Jessica din ay housewife din. Go! Jessica-san mo shufu desu. Jessica-san mo shufu desu. So, dun po nagtatapos yung mo particle. So, this time, yung age naman yung pag-uusapan natin. Si blah blah ay blah blah years old naman. So, bago tayo magsimula sa age, kailangan muna natin ma-familiarize kung paano magbilang in Japanese. So, ang 1, 2, 3, 4, 5 muna. Ang 1 sa Japanese ay ichi, ichi. Ang 2, ni, ni. Ang 3, san, san. Ang 4, dalawa to, yong, yong or shi, shi. Ang 5, go, go. Next, 6 to 10 naman. Ang 6, roku, roku. Ang 7, dalawa din to, shichi, shichi or nana, nana. Ang 8, hachi, hachi. Ang 9, kyu, kyu. Pakitake note, mahaba, kyu. Ang 10, ju, ju. Ayan. So, ulitin lang natin, reviewin lang natin. Ichi, ni, san, yong or shi, go, roku, nana or shichi, hachi,
9 and 10. Kung familiar na kayo sa 1 to 10, mas madali itong 11 onwards. So, ang 11, paano to in Japanese? Well, kung hindi pa tayo familiar, ang 11 is 10 plus 1. Tama ba? 10 plus 1, magiging 11 siya. Ano ulit yung 10 sa Japanese? Diba? 10, tama? Ano yung 1? 1, tama? 1. Kapag pinagsama mo to, ayun na yung 11. So, magiging 11 na siya this time. 11. Kumbaga dito, mag-a-add lang tayo. Mag-addition lang tayo. Ang 12, 10 plus 2. Tama? 10 plus 2 lang. Ano ulit yung 10? 10. Ano ulit yung 2? Ni. Tama? Pagsama mo lang, magiging 12. 12. 13, 10 plus 3. Ang 10, 10. Ang 3, 3. Magiging 13. 13 naman siya this time. Ang dali po, no? Kung memorize nyo po yung 1 to 10. Eh, paano yung 14? Ang 14, 10 plus 4. Ang 10, 10. Ang 4, yung. Magiging 14. 14. Eh, what if yung 15? 10 plus 5. Ang 10, 10. Ang 5, go. Tama? So, magiging 15. 15. Nakakaumay na, no? Ang 16, 10 plus 6. Ang 10, 10. Ang 6, 6. Magiging 16. 16. Okay, siguro naman, nag-gets nyo na po to. So, what if 20, 30, 40 naman? May idea ba tayo? Baka naman isipin nyo, 10 plus 10, juju. Mali po yun, ha? Mali yun. So, recall lang natin, ang 20 ay 2 times 10. Tama? 2 times 10, magiging 20 yan. Multiplication naman, this time. Recall lang natin, ang 2 ay ni. Ano ulit yung 10? Ju. Pagsamahin lang din natin ulit. Magiging niju naman siya this time. Niju. Same concept. Ang 30, 3 times 10, 3. Sang, ang 10, ju. Tama. Magiging sanju naman siya this time. Eh, paano yung 40? 4 times 10. Ano yung 4? Yung. Ano yung 10? Ju. Magiging 40 naman siya this time. 40. Ayan. O paano naman kapag 21, 33, 68? Same concept lang yung gagamitin natin. 20 plus 1. Ayan. Yung addition lang yung gagamitin natin. Ano ulit yung 20? 20. Ano ulit yung 1? 1. Pagsamahin nyo lang, magiging 21. 21. 33. Ano ulit yung 30? Multiplication. 3 times 10. 30. Yung 3. 3. Magiging 33. 33. Yung 68. 60 plus 8. 6 times 10. 60. Ang 8. 8. Magiging 68. 68. So, for extra, ang 100 is 100, ang 1,000, 1,000, ang 10,000 naman is 1. Ma, for sure, tuturuan naman kayo ng sense niyo kung paano magbilang ng 200, 300, and then 1,000 up to 10,000, and so on. Skip na natin. So, dito na tayo sa H. H naman tayo. Paano kapag 1 year old? Kung pinanood niyo yung lesson 1 vocabulary, familiar kayo dito for sure. Isai. Isai. Ayan. Kapag yung age naman yung pinag-uusapan natin, sai naman yung gagamitin natin. Isai. Hindi yan ichisai. 2 years old? Nisai naman. Nisai. Paano kapag 3 years old naman? Ano ulit yung 3 sa Japanese? San. Sansai. Sansai. 4 years old? Yonsai. Yonsai. 5 years old? Gosai, Gosai, 6 years old. Rokusai, Rokusai. Pakitake note, mali ang ichisai. Special to ah, special reading. Hindi siya ichisai.
1歳。And Lunsa 4 years old, Hindisha 4歳。4歳だ。But 4歳、Hindi 4歳。Pakitake note nyo tong special. X 7 years old, 7歳。7歳。8 years old, special. 8歳。8歳。9 years old, 9歳。9歳。10 years old, 10歳。10歳。Ayan, special ah, 10歳。Paano kapag 11? Ano sa tingin nyo? 10 plus 1? Magiging 11 歳。11歳。Baka isipin nyo, 11歳ah. 11歳naman. 12. 12歳。12歳。Pakitake note ang mga special. Hindi pwedeng 7 歳、7歳dapat. And for 8 years old, hindi pwedeng 8 歳dapat 8歳. Sa 10 years old, hindi pwedeng 10 歳、10歳dapat. Ingat po kayo. And sa 11 years old, hindi pwedeng 11 歳、11歳dapat. Take note nyo tong mga special.Okay, paano kapag 13? 13 歳, 14? 14 歳, 15? 15 歳, 16? 16 歳, 17? 17 歳, 18? Special ang 8, tama? So magiging 18 歳naman siya this time. 14, ulitin ko lang, hindi pwedeng 14 歳, 14 歳 dapat.And for 17, hindi pwedeng 17 sai, 17 sai po dapat ang gamitin nyo. And then, 19, 19 sai, 19 sai, eh pagdating sa 20, ano sa tingin nyo? Hatachi naman siya this time. Hatachi. Special siya. Wala nang sai dito. Hindi pwedeng hatachi sai ah. Hatachi lang.Talaga. 21, same concept. 21 sai. Take note yung special, yung E. Then, what if kapag 34 naman? Kaya naman. Yadya lang to. Magiging 34 sai. 34 sai. 28. Ano sa tingin nyo? Special lang 8. Pagdating sa H. So, magiging 28 sai. 28 sai. 37. 37 sai.37 歳 Pakitake note, ang 20 years old pwedeng 20 or pwede rin 20 歳 Ulitin ko, pwedeng 20 or 20 歳 pero mas madalas ginagamit ang 20 Well, 90% 20 talaga yung sinasabi Take note nyo lang Example, gamitin naman natin sa sentence yung age For example, gusto kong tanungin kung ilan taon na siトムさんは何歳ですか?トムさんは何歳ですか?ayan, yung 何歳naman yung gagamitin natin. Sagot niya, 17歳です。17歳です。何歳ですか?ibig sabihin ng 何歳ですか?ilang taon na po kayo? Next, what if? Ganito naman. Ari さんは何歳ですか?アリさんは何歳ですか? Or pwede rin, 何歳ですか?何歳ですか?Ayan, hindi ko na sinabi yung アリさんは hindi ko na siya sinama. Kasi naman, alam ko naman na si アリさん yung pinag-uusapan. Kaya pwedeng 何歳ですかな lang. Or pwede rin, おいくつですか?おいくつですか? And...Then, sagot niya, 36 歳です。36歳です。So, anong pinagkaiba ng おいくつですか pati 何歳ですか Technically, ang おいくつですか ay mas polite lang compare sa 何歳ですか Mas magalang. Makitake note niyo po ah. Yosh, 練習, practice. So, dito, magtatanong lang kayo. Simple lang. And then, sasagutin niyo din yungTanong nyo. For example, Kim さんは何歳ですか? Kim さんは何歳ですか? Sagot niya, 24歳です。24
4歳です。OK, 名前。3 seconds long, go! ポールさんは何歳ですか？ポールさんは何歳ですか？レントンのシャーク。34歳です。Kung itong 34, kung gusto nyo isulat sa hiragana, walang problema. If you want to make your life miserable, walang problema. Make sure tama yung pronunciation or yung spelling nyo. Iba, number 2. Tanungin nyo kung ilang taon na si Mark san. Go! Mark san wa nansai desu ka? Mark san wa nansai desu ka? Lento na ba siya? 44歳です。So, dito mo nagtatapos yung age. Kung sakaling hindi nyo pa memorize or hindi nyo pa familiar yung number or kung paano magbilang, especially yung mga special, reviewin nyo na lang po. So, dito naman tayo sa quick self-introduction. Ang self-introduction ay jikoshoukai, Japanese. Jikoshoukai. Kung sakaling nag-aaral kayo sa mga Japanese learning school or language school, definitely may script kayo dito na sinusundan, yung fix. Anyway, so tingnan natin. Hajimemashite, Kimi desu. Hajimemashite, Kimi desu. Ayan agad yung unang sabi dyan. Hajimemashite. So by the way, dito may hajimemashite tayo, which means nice to meet you or how do you do in English. And then sabi nga dito, Kimu desu. Kimu desu. Ha? Baka napansin nyo, bakit Kimu desu lang? Bakit walang topic? Pakitake note, ang Kimu desu ay Watashi wa Kimu desu. Watashi wa Kimu desu. Hindi lang sinama yung Watashi wa. Kumbaga, inomit. I mean, omit na siya. Tinanggal po nila. Kasi, understood naman na yung sarili niya yung pinag-uusapan o yung topic dito. What if ganito naman? Hajimemashite, Pomu desu. Amerika から来ました. Hajimemashite, Pomu desu. Amerika から来ました. May から来ました. Tayo dito. So dito may 世界地図tayo. Ayan, world map. Ang から来ました, ganito yung definition niya. Amerika, US, から来ました. Ibig sabihin yan, bla bla から来ました.I came from blah blah or I came from or from somewhere. For example, kung gusto kong sabihin na galing ako sa Pinas, Philippine から来ました. Philippine から来ました. Kung gusto nyong kompleto, pwedeng 私は Philippine から来ました. Pero mas okay na Philippine から来ました. Mas natural. Or kung gusto mong i-describe na or galing sa Amerika si Tom, pwedeng ganito.トムさんはアメリカから来ました。トムさんはアメリカから来ました。Hindi pa tayo tapos sa self-introduction. Pagsasamahin natin lahat yan. Ayan, はじめまして、キムです。韓国から来ました。Pinagsama ko na, はじめまして、キムです。韓国から来ました。Ito na yung ending. よろしくお願いします。よろしくお願いします。Or pwede ko rin sabihin na どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。So, ayan po yung translation ng よろしくお願いします。So, sinasabi madalas ang よろしくお願いします sa dulo. Sa dulo, lalo na kapag nagpapakilala kayo. By the way, ang translation ng よろしくお願いします, well,tina-translate daw siya na please be nice to me or please welcome me into your school with open arms or and so on. Pero technically, ang yoroshiku onegai shimasu kasi wala siyang parang sakong translation pagdating dito sa self-introduction. Maraming meaning ang yoroshiku onegai shimasu. Kumbaga sa English, kung titignan natin, sobrang weird na translation. Ayan. So may mga word phrases or mga term talaga sa Japanese na wala siyang, alam mo yun, parang swak or saktong translation in English or kahit sa Tagalog. Paki-take note na lang. So, ulitin ko, dozo yoroshiku onegai shimasu ay mas polite kesa sa yoroshiku onegai shimasu. So, sensei, paano, ano yung kompletong script
kapag magpapakilala ako. Well, kung ako yung teacher, no? Well, depende po sa gusto nyong sabihin. Gamitin na lang natin yung mga word or yung mga phrase dito lang sa lesson 1. For example, ayan, hajime mashite, then sabihin nyo lang yung name nyo, name this, and then yung bansa kung saan ka galing, sabihin natin Philippine, count Philippine kara kimashita, yoroshiku onegai shimasu. Sobrang ikli lang ng self-introduction, tama? Or kung gusto nyong pahabain, walang problema, pwede rin ganito. Hajime mashite, state your name, and then kung gusto nyo na empleyado ka sa blah blah company, pwede rin. Company name の社員です。どうぞよろしくお願いします。お分かりの teacher にお伝えする Japanese language よ。Well, mahaba, no? 私の名前は blah 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 から来ました。独身です。And so on. Well, technically, kung yun yung requirement or yung script na tinuro sa inyo or kailangan sundan, wala namang problema po. Pero pakitake note lang kapag nagpapakilala kayo, kunyari casual, not necessarily kailangan nyo sundan yung script na yun. Tama po ba? Siyempre, kapag nagpapakilala po tayo, depende yan sa tao kung anong gusto niyang sabihin. Anyway, dito na po tayo sa notes. Ayan, so recall lang natin yung kanina. Hajime mashite, Kim desu. Kankoku kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. So, ingat lang tayo sa paggamit ng watashi wa. Ayan. So, dito, yung Kim desu, may nakatago or nakaumit na watashi wa dyan. Hajime mashite, watashi wa Kim desu. And then dito, meron din ditong nakaumit na watashi wa. Watashi wa Kankoku kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. So, nakakapagod din kasi sabihin, hajime mashite,私は君です。私は韓国から来ました。Kaya inaumit na yan. Tsaka ulitin ko, kung understood nyo na, na pinag-uusapan nyo, kung ano yung pinag-uusapan nyo, yung topic, pwedeng i-omit yung topic. So, dito yung watashi wa yung topic. And then, ingat lang kayo kapag magtatanong kayo ng age. Ayan, sabihin na natin na si Mark to. Then, sinabi ko, anata wa nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Kung familiar na kayo sa meaning ng anata, ang anata sa English ay you or ikaw sa Tagalog. Tama ba? Take note, ang anata, kapag ginamit niyan sa hindi nyo kilala or first time nyo lang makilala or ma-meet, medyo ang dating kasi niyan is rude. May nareceive ako na chat before na sabi sa akin na anata. Nagulat ako, to be honest, kasi hindi naman kita close, first time lang kitang makilala, and so on. So, medyo nag-hesitate ako, ha? Anata? So, ingat lang po kayo sa paggamit ng anata. So, instead na anata yung gamitin nyo, banggitin nyo na lang po yung pangalan niya. Maku-san wa nansai desu ka? Maku-san wa nansai desu ka? Siyempre, sasagot siya, 44 sai desu. 44 sai desu. So, dito pagkatapos ang Minna ng Nihongo Lesson 1, Grammar. Okay, take note lang po. So, after you study ng grammar, kung kahit na naman, make sure nagpa-practice din kayo or ginagawa nyo po yung output. 70% output, 30% input para mas lalong tumatakbo sa utak natin. Kono doga ga yokatta ra, ぜひぜひ channel 登録と like ボタンも押してくださいね。また次回の動画でお会いしましょう。